As for the national situation, the probability of having increase in cases is really high. Dahil po may bagong variant, pangalawa, dahil nakita po natin yung mga crowding events, yung crowded events, yun pong nakita natin marami na rin hindi sumusunod sa minimum public health standards. At hindi pa ho dito matatapos yung crowded events, dadating pa ho yung election natin by May 9. No? So marami pa ho tayong ine-expect ng mga ganitong gatherings. The key would be, first, everybody has to receive their boosters. Meron ho kami ngayong bagong projection kung saan tinignan na po, nilagay na, finactor in na dun sa assumptions na ginagamit, yung waning immunity ng population. Pinakita po dyan sa projection na yan, galing po sa autumn projections yan, kaparte ng faster projections natin. Pinakita na kapag dumating tayo dun sa point na 50% of our population immunized, ay bumaba na yung immunity nila because nag-wane talaga ang immunity. We will have increase in the number of severe and critical infections. Mas mahirap po yun. Kasi okay lang, we live with the virus, magkakasakit ka mild kasi bakunado naman tayo. Pero pag dumating yung time na nawawala na yung protection, severe and critical cases na makikita natin doon. So mas problematic po yun para sa atin. If 50% is a number that we're... If 50% is a number or rate that we're looking at, do we have a way to tell kung where we are with respect to that critical level? Well, right now, 51 million individuals or Filipinos are already eligible for boosters. Ibig sabihin, kaya ka eligible, nakalipas na yung apat na buwan na meron ka nung protection. So ibig sabihin, iyan na yung oras or takda ng panahon na bumababa na yung immunity mo. These 51 million Filipinos, only almost 14 million have received their booster. So if you remove the 14 million, we have about 37 to 38 million individuals who are already eligible and have not received their boosters yet. So pag tinignan ho natin, umuurong po yan, ano? Kasi as we go by at the time, meron nagkakaroon ng second dose, tapos magbibilang ka ng 4 months. So moving po yan. Pero pag tinignan natin sa ngayon, I think vulnerable na yung population kasi nawawala na yung protection na binibigay ng bakuna.